Sa magkasunod na taon, walang magaganap na magarbong pagsalubong ng Chinese New Year sa Binondo dahil na rin sa pandemya dulot ng COVID-19. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan Filipino-Chinese because this February, they will celebrate a Chinese New Year. So, Executive Order number 11, an order canceling all activities in relation to the celebration of the Chinese New Year or Lunar New Year in the entire Binondo Chinatown area. So, this is about more or less 20 barangays. Lugar na what they call Chinatown. Sinabi ni Dumagoso ang lahat ng mga pampublikong aktibidad na may kaugnayan sa pagselebra ng Chinese New Year ay hindi pinapayagan base sa kanyang executive order. Magpapatupad din anya ng liquor ban. Nakikisuyo tayo sa ating mga kababayan Pilipino-Chinese na wala po tayong mga dragon dance. Wala po tayong mga paputok or firecrackers. At pinagbabawal din po ang inuman at pagbebenta ng alak simula January 31 to February 1. At nananawagan din tayo sa ating mga barangay official na ipatupad ang minimum health standard at ipatupad itong executive order na ito ng inyong lingkod at para na rin sa kaligtasan ng lahat. Paglilinaw naman nito ang anumang paggiriwang ay maaring isagawa ngunit limitado lamang sa pamilya. Pwede namang may festivities in their respective homes. No? Pwede pa rin natin i-celebrate the way we celebrate all other big activities in the city of Manila. Ang wala lang, yung mga activities sa public. Kasi alam natin, isa sa tourist attraction ng Manila is the celebration of the Lunar New Year. Pero sa mga bahay-bahay nila, the family can get together, celebrate, and I hope they will also practice due diligence, kusang pag-iingat at kusang disiplina. But anything, public celebration, large activities is being prohibited. Bagamat special non-working holiday ang Chinese New Year sa bansa, ipinauubaya na ni Moreno sa mga negosyante sa Binondo o Chinatown kung magbubukas sila. Samantala, sa isang kilalang mall sa Binondo, sa halip na mag-level up, ay mistulan nagbawas pa ng kanilang mga paghahanda at aktibidad para sa Chinese New Year. Really, it kind of saddens us a bit, pero syempre, andun pa rin naman yung feeling na we still want to celebrate. Nagbawas lang tayo, pero yung feeling ng we're celebrating Chinese New Year, we're trying to get that emotion pa rin. Kaya yung mga installations natin, yung mga display na makikita, doon tayo nag-focus para nakita nila na tuloy pa rin naman tayo yung celebration kahit na nagbawas tayo ng mga live performances at saka yung mga on-ground na pangyayari, binawasan natin. Pero pag nakikita mo yung mga design, yung mga tuloy-tuloy pa rin na pagbebenta para makatulong din sa businesses, yun na lang po ang finocus namin ngayon. Kapansin-pansin na bagamat katabi lang ng Mall and Divisoria, mangilan-ngilan pa rin lang ang pumapasok. Pag-amin pa ni militante, matumal pa rin ang mga negosyo dahil na rin sa madami pang kaso ng COVID-19. Diin lang niya naganda na rin sila kahit walang kasiguruhan ang pagdagsa ng mga tao at anya, istrikto nilang ipatutupad ang health protocols, marami man o konti ang tao. Medyo kinakapapa namin to be honest eh. We cannot say na we're expecting a lot kasi alam din naman natin na yung mga tao nagiging conscious din. Kaya kami rin on hindsight, imbis na hindi kami nag-ready na lang kami. We placed yung mga barricades namin, naglagay kami ng one entrance, one exit, naglagay kami ng in-place ng mga social distancing ambassadors kasi hindi natin masabi kung darating ba sila or
they will still be cautious. Pero kami naman, to anticipate na rin the crowd, kahit na hindi kami sure, we place everything na lang there para pagdating nila, alam namin na ready kami. Yes po, so for everyone who is coming to the mall, please present your vaccination cards upon entry. And then also ensure to always wear your mask and then practice social distancing po rin tayo hanggang no matter what, ano pa rin. At saka yung occupancy po natin sa loob, kailangan po minomonitor pa rin po natin. Maging ang mga tindahan ng mga pangontra sa kamalasan ay hindi rin sinuswerte sa sobrang tumal ng mga mamimili. John Scotia, Radyo Inquirer Online, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.